Director General Gerald Bantag ng Bureau of Corrections. Eh, mantakin niyo po naman kasi siya po yung hepe ng Bucor nung misteryosong namatay sa Bilibid, yung sinasabing middleman na si June Villamor. Ilang oras matapos na iharap ng PNP sa press con, ito pong umaming gunman na si Joel Escorial. Marami pong mga napaunlakan ng panayam, ito pong si DG Bantag. Subalit, ito po ang unang pagkakataon na nagpahintulot po siya na mapasok yung pong sabihin nating kontrobersyal na bahay niya sa isa pong village. Yan po sa lalawigan ng Laguna. At pumayag din po siya. Kumbaga, tayo na ang nag-lifestyle check. Nauna nang nag-lifestyle check sa kanya na siya pong naging paksa. Isa sa mga naging paksa ni Kapersi Lapid noong siya ay nabubuhay pa. Panoorin po natin ang aming panayam kay DG Gerald Bantag at ipapaubaya po namin sa inyo na magsuri. Kumbaga, limiing mabuti kung kapanipaniwala ba ang kanyang mga statement o mga kasagutan sa ating mga katanungan. Nandito na kami sa tinutuluyan ngayon ni Yusek Gerald Bantag dito sa bahay niya. Hindi ko na masasabi yung subdivision kasi hindi na maayala alabang ito eh. Dito po si Gerald Bantag. Dito po yung atik, naiuuntog nga ako dito. Kinitingnan ko paano ako ano dito. Ito po ay property niya? Hindi po. Nag-uupa po kami ang sa amin, papakita ko. Totoo yung sabi doon na, kaya nga alam nila eh, napasok yung isang exclusive, na alam nila na mayroon kami doon. Opo. Yun po, ipupuntahan din natin. So ito yung sir, sandali lang ha. Titingnan ko lang itong, ito. Pinakialaman ko na itong wardrobe niyo. De, baka kasi isipin ng ibang mga nanonood sa atin, na baka kunwari lang nakatira dito si General Bantag. Ito po. Dito ito po yung mga ito ay pugaw. By the way, igurot ang tawag sa kanya ni presidente eh. Opo. So dito ito talagang standby niyo pagka wala kayo sa kaubad ko nung nakaraan na gamit ko. Ito nga pala. Ito yung isang exclusive na hindi ka makadaan minsan. Nauntog nga ako. Nauntog nga ako dito pagbaba, hindi pwede matangkad dito. Kaya dito minsan may mga ano, nasasagi ko, sasabit-sabit na to. Ipinakita rin sa atin ni General Bantag ang iba pang bahagi ng kanyang tinutuluyan. At ang isang lote na pagtatayuan nila ng kanilang sariling bahay sa kaparehong subdivision. Ito po yung lote. Dito kami nakapagdati yung kotse ng anak ko. Yung LCV ko rin. Tapos yun na, yung hanim na sasakyan ng Yukon na apat na Innova, dalawang Grandia, isang puti, isang ano. Ito pong mga pinakita mga sasakyan dun sa video. Kung ano-anong sasakyan po yun eh. Opo. Mga mamahaling sasakyan, nakaparada po sa along the road. Sa inyo po ba yun? Nakita naman ninyo yung isang mamahaling sasakyan dun. Mm-hmm. Yung ano, American car yun eh. Mm-hmm. Dun sa kapitbahay ko, dun sa katapat niyang yun. Mm-hmm. Wala na yung mga dati kong Innova na galing Bucor. Wala na rin yung dalawa kong Grandia, bago, sa Bucor na rin. So property ng gobyerno po pala. Yung nakita ninyo dyan, nandyan, sa anak ko, gano'n. So, ewan ko kung yun ang tinutukoy. Wala naman. Meron po ba kayong Land Cruiser? Meron po. Opo. Yun na yung pang off-road ko. Opo. Galing din sa classmate ko yun. Opo. Didiretsuhin ko po kayo. Mula po ba nung naging director kayo ng Bucor, gaano ang iniunlad ng buhay nyo? Yumaman ba kayo? Alam mo, marami rin kasing natuwa na nandun ako. Hindi ako magsisinungaling na walang nagbibigay ng support. Mayroon din. Support sa akin, pagiging ano ko doon. DG ko doon. Opo. Dahil sa function ng trabaho ko, dahil may mga tao ko. Ngayon, naririnig nila ito.
Alam nila sino yung tinutukoy ko. Mm. Ano pong tulong yung binigay sa inyo? Pera? Pera. Binigyan kayo ng pera? Uh-huh. Malalaking halaga po ba yun? Over time lumaki. Bilang opisyal ng gobyerno, tingin niyo po ba ay tama yun? Yun ay parang kung gagamitin mo sa operation mo. Opo. Dahil alam kong wala kang pondo, pwede bigyan kita. Uh-uh. Kung baga, kawawa ka naman. Uh-uh. Yung pong nagbigay sa inyo na to, DG, sila po kaya niyo sabihin sa akin at sa publiko na wala ito, wala silang transaksyon, wala silang sinalihang bidding sa Bucor, wala po silang illegal activity sa buhay nila, sa droga halimbawa. Wala po. Kayo po ba handang magpasailalim sa lifestyle check? Kung yun po ay tinakda ng batas at yun po ang hinihingi ng pagkakataon, opo. Mm-hmm. Pwede po yun. Mm-hmm. Pag taong gobyerno naman, talaga subject yan. Ganito po ang sitwasyon ngayon. Ang pronouncement ng PNP ay may duda daw po dun sa pagkamatay ni Villamor. Nararamdaman niyo po ba na kayo na ang tinutumbok na mastermind ng nangyari kay Percy Labid sa sarili niyo? Oo, tama nga. Tama yung sinasabi mo, Katunyong, na parang ako na nga. Dahil ang dami, 160, bakit hindi i-relieve yun ng BJMP na sinasabing nandun doon yung middleman? Sabag, hindi siguro namatay yun. Pero ano ngayon ang safeguard din na ginagawa niya? Nasaan? Expose din ninyo yung 159. Baka tumakas din eh. Baka nandun sila. Ba't sila nakaano lang sa akin? Yung mastermind sa 160 na yan, baka tumakas na rin. Sa totoo lang, yung early ano na yun, early press con na yun, tama bang mag-presscon ka sa totoo lang na hindi pa luto ang lahat? Wala akong option, Katunyeng, kundi sabihin sa kanila, pumalpak sila doon. At maraming nag-suffer. Kung totoong pinatay yung Villamor yan, kasalanan nila yun. Ba't kasi nila i-expose na, ito na yung gunman nyo. Anong gagawin ngayon? Mayroon palang middleman, mayroon pa palang mastermind. Di nagklinti-klinti ka na. Tumakas na yung mga yun. Kumbaga,